sa naging unang panalo ng defending champion Denver Nuggets kontra Minnesota Timberwolves. Nakita nga natin ang magandang adjustment ni Mike Malone na kung saan sa kanilang game si Jamal Murray at MPJ ang bumuhat kagad ng kanilang opensa sa first quarter. Wala talagang naging sagot ang defensive team Minnesota Timberwolves kay Jamal Murray. Kaya naman agad nilang nakuha ang 8-point lead sa pagtatapos ng first quarter 28-20. Sa second quarter ay lobo na sa 20 points ang kalamangan ng defending champion. At kahit napakasolido pa din ang depensa ng home team, wala pa rin silang naging sagot kay Jamal Murray. Kahit inaasawa na nga ito sa pagdepensa ni Alexander Walker at McDaniels. Ngunit tinapos ng defending champion ang unang dalawang quarter na hawak nila ang 15-point lead, 56-41. Si Mr. Heat pa kay meron ng 18 points, 12 points naman kay MPJ at 7 points pa lamang kay Nikola Jokic. At si Anthony Edwards naman ay nalimit lamang nila sa 9 points, 12 points naman para kay Karl Anthony Towns. Sa third quarter naman ay wala pa rin pagbabago sa momentum ng defending champion. Mas lalong pinalolobo nga nila ang kanilang kalamangan sa Minnesota. At naging malaking bagay na din sa quarter na ito si KCP at MPJ dahil silang dalawa tumutusta sa buong team ng Minnesota Timberwolves. Ganun pa man ay nakagawa pa rin naman si Ant-Man ng 10 points sa quarter na ito. Ngunit dahil sa matinding opensa ng defending champion ay hindi nga nila magawang mahabol ang kalamangan ng Denver Nuggets dahil umabot na nga sa 27 points ang kalamangan ng defending champion. Sa fourth and final quarter, lalong uminit na ang shooting ng Denver Nuggets. Nagkasunod-sunod na rin ang turnover ng Minnesota Timberwolves at wala na talagang nagawa sila Anthony Edwards sa quarter na ito dahil tuluyan na nga pinalasap ng Denver Nuggets ang unang pagkatalo ng Minnesota Timberwolves ngayong playoffs sa score na 117-90. At dahil nakaisa na ang defending champion kontra Minnesota Timberwolves, pag-usapan naman natin ngayon ang magandang balita para kay Jonathan Kuminga. So ayon nga sa latest report kanina ng Warriors Nation, willing at gagawin ng lahat ang Warriors front office na i-keep si Jonathan Kuminga sa paparating na season. Ayon din sa naging report ni Ramona Shelburne, magiging parte pa nga din daw si Jonathan Kuminga ng trade negotiation ng Warriors next season. Dahil nabanggit na nga natin kahapon na siya lamang ang may mataas na value bilang player ng Warriors. Ngunit katulad nga ng nabanggit natin kanina ay gagawin ng Warriors front office ang lahat ng paraan upang maikip lamang si Jonathan Kuminga next season. Ngunit ayon pa kay Ramona Shelburne, higing komplikado nga lang ang lagay ng Warriors sa kanilang mga players dahil eligible na nga si Kuminga sa kanyang contract extension at ganun din ang pinoproblema ngayon sa 4-time NBA champion na si Klay Thompson.